Magandang umaga sa inyo mga tropa. Yan, so meron tayong gagawin dito. Miyu Soul i125. Okay naman ang kanyang battery, okay ang kanyang mga fuse, pero walang lumalabas na kuryente sa kanyang susi. Pag inon mo siya, patay ang panel. Hindi rin gumagana yung mga busi at mga signal light niya. Ilang beses ko na siyang sinubukang i-on and off ang kanyang susi, pero walang lumalabas na kuryente dito sa may fuse sa kanyang output. So yan, bago rin yung kanyang starter relay, so pinabilis siya. Dinala niya sa ibang shop and then pinabilis siya ng mga pesa, pero hindi rin napagana. Inumpisaan ko lang ang baybayin yung kanyang wire sa kanyang susian. So kung makikita niyo yung dalawang socket na yan na nakatusok, yan yung kanyang power supply sa kanyang susi. So kung makikita niyo, kulay brown yung isa, and then yung isang yan ay kulay pula naman. So yan yung galing sa battery, at yung isa yan naman yung kanyang output. Hinugot ko na nga isa sa kanyang socket at yan na, nilabas ko na, pero sadyang nahirapan pa rin ako dyan sa part na yan. Kaya ang gagawin natin, kakalasin natin yung kanyang cover. So yan, time to time kailangan mag-tester tayo upang masigurado natin na yung tester natin ay hindi rin papalya. At kung makikita nyo, tinitester ko na siya pero hindi pa rin siya umiilaw. Means wala talaga siyang supply. At ayan na nga, tinesting ko na naman sa battery. Yung fuse na yan, yan ang kanyang direct sa kanyang battery. Sa part ng harness na to, dyan yung hinala ko na may putol. So sinubukan ko siyang dukutin pero sobrang hirap. Kaya nag-decide tayo na tanggalin yung cover sa harap. So ayan na nga, tinatanggal ko na yung mga bolt isa-isa upang maging malawak yung ating space at makagalaw tayo ng maayos. At ayan na nga, natanggal ko na dyan yung cover at lumabas na yung mga dugtungan dyan sa part na yan. So sinubukan ko siyang galaw-galawin pero wala pa rin. At dahil nga nagmamadali ang ating customer, gagawa na lang natin ng magic. Ayan, so kumuha ko ng wire, automotive wire yan, at saka kumuha na rin ako ng electrical tape. At binalot ko na nga ito upang hindi pangit tingnan, at nailagay ko na siya, nailatag ko na. So ayan na yung dulo niya. So kailangan ipagsama natin siya dyan sa socket na yan. At yan ang magiging itsura niya yan. So pinasok ko lang siya dyan sa may suksukan na maliit, at isasama ko siya sa pagpasok dyan sa socket na yan. At tingnan niyo naman dyan, pinapasok ko na siya pero hindi ko siya ma-shoot kasi nga nagbibideo ako. So yan ha, naipasok ko na siya. Yan ang itsura niya pagkatapos, at sure na hindi na yung mahugot. At ayan, nilatag ko na rin siya dyan kasama ng kanyang wire harness, paakit dyan sa battery niya sa harap. Next process, hahanapin natin yung input at saka output dyan sa fuse box na yan. So tanggalin muna natin yung fuse, kuha tayo ng tester, tusukin natin kung saan yung hindi iilaw. Yun, so hindi umilaw sa kabilang side. It means dyan yung papunta doon sa may socket, sa may susian sa baba. So dyan tayo magkoconnect ng wire na binypass natin galing doon sa baba. So ayan na nga, binaba ko siya dyan, tinanggal ko yung balat, at dyan tayo magtatap ng wire. So ayan na, binalatan ko na siya, at dyan natin ikakabit yung wire. Yan, nakabit ko na, at tinipan natin siya syempre. At para hindi pangit tingnan, tinape ko na rin yung wire na sobra doon sa kanyang harness. At ayan, sinaksak ko na yung fuse. Yan, binangon ko. At titingnan nga natin kung aandar niya. The moment of truth. Yeah, ayan na. Isa na namang satisfied customer. So kaway kaway sir. Kaway kaway sir. So kung may natutunan kayo, please follow and share.